party. Excited na. Sa Friday, mapapanood na namin ang ano mo. Makakapunta kayo lahat. Oh, yes, excited na. Uncut version. Uncut. Oh, oh. Nandun po kayo? Ano bang ano? Ano bang hindi kin... Ano ba kinak doon? Merong... Parang mga scenes kasi na... Ano kalala? Para i-ano, ikaw? Putulin. Ay, malalaman nyo yan sa Friday. May mga words na... May binlip daw. May mga binlip na words, pero may mga totally tinanggal na lines. Pero R18 na nga, di ba? Bakit may... Oo, may mga binlip talaga. Baka... Binlip. Baka primitive naman. Sayang nga eh. R18 siya with cuts. Imagine! Kung mag-rocket na nag-cut. Oo, yun ang MPRCV. Sabi nga namin, dapat sa Amazon Prime na lang ipala. Pagbayad na sila doon. Ano ba yung pinakamalalang ginawa mo, Marty? Sa movie po, dun sa series. Kasi sa series, mas malala pa ako. Ah, okay. So kasi yung diba, originally series po yung yes. Born Beautiful. So paano ginawa? Iba yung series, iba yung movie? Paano? Iba, mauna muna yung movie, tapos saka ilalabas yung... Ah, okay. So iba yung shoot for film talaga? Definitely, mas... Kaya pala ang tagal kung dito. Nagulat na kayo sa mga halikan sa trailer, dun sa, kahit sa movie, iba pa yung dun sa series. Ibig sabihin, pinituloy ang feeling nyo? Tapos na lang. Okay, tapos so the series is not the same as the movie. Akala ko yung supposedly gagawin yung series. Well, yung movie, episode 1 to 5 siya na kinompress. Tapos nagdagdag ng konting scenes para maisara siya. Okay, and then? Ayun, yung tapos, series? Mas, yung series, kasi yung series episode 1 to 12 yun eh. Patagal. Ah, mas lumalala. So, wow. So di yung continuation ng movie. Continuation. Ayun, so after the movie, punta kayo sa series para malaman ang kwento. Okay, galing. May tanong style. Ay, hindi ko pa po alam kayo ng direct person. Sandali. So Martin, pag sa series na, ipapalabas pa rin yung 1 to 5 na yung ginawang fail. Ako kasi iba pa rin po eh. Okay. Marami pa rin kinak dun sa series para maging movie. Edit po. Iba kasi pag 2. Okay. So sa film, ano yung pinakamalalaman bang ginawa? Siguro kissing scene na talaga. Medyo maraming kissing scenes. Marami pong kissing scenes. Eh, hindi na, wala namang love scene. Ilang, meron din, dun sa uncensored. Maraming kissing scenes sa ilang. May love scene dun sa uncensored. Kaya ko kami love scene. With both of them? With both of them pa. Ano ka papanood namin sa Friday, uncensored? Uncensored pa. So ito na yung cut version. Oh my God. Siyempre sa cinemas. Na-disappoint ka pa nung kinak nila dun sa... Siyempre kasi... ang ganda-ganda eh. Ang ganda-ganda niya. Tapos, basta iba. Iba. Siyempre, lahat naman ng movies, mas maganda pa. Alam ko pinaglaban na naman yung director na direct. Pero, kesa ma-expand, di ba? Hindi talaga na. So, sarado ni isipan. Yes. Sige, kumain ka lang. Tapos, kamusta yun? Paano i-describe yung kissing scene muna ni Kiko? Ano po yun eh? Kasi yung character sila, yung si Kiko Morn, parang siyang animalist. Parang wild yung ano namin, relationship namin. Hindi katulad na to si AKIHIRO. Parang pa-wholesome. Parang romance, passionate, ganyan. So makikita niya yung contrast ng parang... So, isa parang good boy and bad boy. Parang ganun ba yung relationship? Ano mas gusto mo doon? Yung wild o yung ano? Si Barbs, pinagsabay ko nga eh. Alam nila, si Barbs doon, pinagsabay niya. Yung dalawang ano. Swapa. And siyempre, si Barbs. Siyempre, nasarap si Barbs. So, ano ka wild yung halikan nyo ni Kiko? Parang ano eh, parang... Define wild kasi kung... Hindi, parang kung sa Glorious, yung grabbing... Di ba yung laplapan nila? Parang ganun din yung ano nyo. Hindi ko pa po napapanood yung Glorious, pero... Siguro naman, parang gano'n. Siguro parang gano'n, parang tinodo na namin talaga. Tinodo na namin lang. Ano feeling, Martin, nung ginagawa niyo ni Kiko? Una, yung first time, kasi marami kasing kissing scenes yun. Yung una, kinabahan talaga ako dahil kahit naman yung first time kong kissing scenes babae, kinabahan ako kay Dennis Loro, no? Pero dito, syempre, yung unang sunggabay, yung unang, yung susugod, ganyan. Pero, pinag-usapan namin ni Kiko, bigay niyo na lang. Bigay na natin lahat. Yan. This is it. At saka ang nasa script nung unang, yung script nung unang eksena na may kissing scene, parang gustong-gusto ko talaga. Gustong-gusto. So parang ako as an actor, gusto ko nang pakita yung, ayoko yung matipid. Kasi gustong-gusto ko and alam ko siya yung basta may, ano sa amin eh, yung may heat, yung parang may... May animal, ano ka. Oo, so talagang... Elyang-elya kayo. At saka pinag-usapan na muna namin ni Kiko. So ano, yung kiss natin. Uh-huh. Ano na? Game ka ba? Parang gano'n. So, win lang yun. One take lang ba yun? Or
Parang naka one take siya pero maraming shot. So mga 3-3 beses. Pay. Mga tatlong beses 'yon. Sana ganun. Okay, walang, so may dila ito. Meron big tank. Oh! May exchange of bodily fluids. Sarap, Ruben! Pati rin ako kay ano, AKIHIRO. Oo, oh, meron din. O, kamusta mo na, paano mo i-dinsendo yung kay AKIHIRO? Sabi mo nga, mas passionate ang peg. Babaeng romantic. Sa taxi yun, di ba? Parang ano po, si prostitute. Ito isa naman. Po si taxi driver, yung isa po, tricycle driver. Si ano? AKIHIRO. Si ano, si Kiko. Tricycle driver. Enjoy. So, syempre, wild yung tricycle. Oh, well, alam mo yan. Tricky boys. Ano yung love scene sa Adventure? Sa talaga? Kanino? Kanino lang? Sa parehas. Sa parehas. O, saan naganap yung love scene yun ni Kiko? Sa hindi tricycle. Naman sa tricycle. Ah, sa tricycle. Sa tricycle lumang kasi talaga. Sa taxi rin kay ano? Sa taxi, o. Pero baka secret pa yun, di ko alam ha. Pero just ko eh, mukhang doon naman talaga mangyayari. Hindi lang ano, di ba? Martin, since this is going to be a series, kasi di ba si Ken Chan dun sa Destiny Rose, when he played the video, he went through ano eh, nagkaroon siya ng character and catwalk training with Jonas Dalford eh. Ikaw, what did you do to convincingly play this ano, this role? Nag-ano ko? Training ako ng paglakad din ng heels. Doon hindi ko talaga siya na perfect kasi yung original na lakad ko medyo sakang tapos medyo pa tiptoe pa talbog ako ng paglakad. So nahirapan, isa yun sa mga pinakamahirap na mga eksena pag mga pageant, yung mga matataas talaga yung tako. Ayun, so mga nakailang session ako noon and meron din akong session na yung pampalambot ng yung tawag dito? Hips. Yung hips kasi dapat mag-sway. Sino nagturo sa'yo? Si Miss Wilma Dasen. Ah, okay. Oh, model ang peg. Wilma Dasen. Ayun. Oh, chef. Oh, so may crazy. Nakita ko. Mamalunog. Ano rin? Hindi yun. So yung buong katawan mo, ano yan? Wax? Pati likod, lahat yan. First time ko kasi nagpapawax kasi yung mga sisters ko. Hindi naman daw masakit. Nabi nila. Kala mo lang. Kala. Eh, ang hearing mo eh, Martin. Eh. Nakita namin yung katawan mo. Inaasar ka. Tapos, parang yung pinapili ko pa, ano bang mas masakit, yung cold wax o yung hot wax. Tapos parang sinabi nila mas maganda ro yung cold. Yun yan. Eh, iba pala yung pag yung buhok marami, tsaka makapal. Oh, eh, iba pala yung sakit pag... Kaya, dumudugo. Ulit-ulit yan. Dumudugo, tapos talagang... Hindi ko na nga na ano, talagang umiiyak na ako sa ano. Sakit. Parang ayoko umiiyak kasi nakakahiya. Pero walang magawa talagang pagsasakit. Yung magtutubig yung mata mo, tapos tutulo talaga yun. Tsaka sabay-sabay eh, kasi nakaganyan. May sting, so dugoan niyo pa yung sabay. Ano sila, tatlo sila. Meron isa dito, may isa dito, tapos isa dito. Tapos isa dito, isa dito. Babae naman, tatlo sila. Pati ba sa bikini eh, sa ano, sa singit. Tapos eh, kasi plano ko parang gusto ko panindigan. Sabi ko, hindi, lahat na, ganyan, lahat na, paano na natin. Eh, syempre, huli yung dun sa part na yun. Eh, nalaman ko na yung sakit. Eh, wag na. masakit na yun. Parang ibang sakit na yun. So, duguan ang katawan mo nung binawak ka? Yung mga sobrang dugo, dito sa dibdib, tsaka sa kilikili. Hindi ka nagka-allergy sa wax? Medyo makatiho di after. Medyo, hindi naman reaction. Allergy, pero... Namaga. Namaga ayun, tapos. Ayun nga, allergic reaction na lang. Tapos tutugo pa ba pag binax or hindi na? Oo, mas baby hair ulit. Ay! Mas malambot ba? Parang mas tumigas. Parang tumatigas. Hindi, parang parehas pa rin. Then kate nung tumutubo. So ano pang katawan mo? Yung tumubo na siya eh, kasi matagal ho yung shooting days namin. Tumutubo. Yung tumutubo na, hindi ko na winax. Sinave ko na lang kasi. Kaya siguro kumapal. Kasi hindi ko na kaya magpawax. Oh, kasi yung paulit-ulit-ulitin ko. So, gano'n ba katagal yung taping for the Brazilian wax? Parang sa pagkakaalala ko, parang nag... 6 months back. Parang mga 5 years. Pero hindi yung araw-araw. Pasabay ho ng ano ko yun. Hindi ko kaya iwan ka. So hindi ko kaya iwan ko yung role ko dun, yung rapist na Bruce ko na. Wow. So, MWF yun. Hindi ka naguguluhan. Ah, TTHS yun. Tapos yung MWF ko. Hindi ka naguguluhan. Naguguluhan yung mga production kasi may mga ano pa ako, eyeliner. Hindi matanggal-tanggal yung eyeliner ko. MWF yung TV? Alam ko TTHS yung hindi ko kaya yung iwan ka. Tapos MWF yung... So, half year ginagawa nito. Ano sinasabay sa series sa movie? Hindi, wala pa po lang talagang, series pa lang talaga. Uh-oh. Series pa lang talaga. Okay. Nakitaan lang nila na, sabi nila direct, pwedeng gawin na maganda rin yung material. Sayang naman kung hindi gawing movie. So, nga naman.
So nag-shoot ng mga additional card. Nag-shoot ng content. So with all the hard work, is it worth it ba? Oh, bro, siguro ito yung pinaka-challenging kong ginawa, pero at the same time, parang pinaka-fulfilling kasi sobrang hirap, pero at the same time, ginawa ko talaga yung complex kasi yung character ni Barb. Pag yun natapos ko siya, parang, uy, nabuo ko yung, nabuo ko si Barb, parang gano'n. Si Barb, actually yung theme nitong Born Beautiful, parang finding happiness eh. Kasi si Barb's, parang pakiramdam niya, sumpa yung pagiging bading dahil ang daming, diba, namatay si Trisha, sunod-sunod. So tinry niya parang to find happiness, akala niya, kailangan niya maging lalaki ulit, pumunta siya sa parang way of life. Ah, talaga? Parang way of life. Pero syempre, alam naman natin hindi mangyayari. Ayaw nga, tama na sa trailer. Hindi talaga matutuloy yun kasi bakla pa rin talaga si Barbs. Tapos, ayun, hanggang sa na-meet niya yung ex ni Trisha, ni Paolo, si AKIHIRO yun. Ah, okay. And magkakaroon ng kakailaban, eh biglang yung ex niya babalik, si KIKO Matos naman. So, dun magsasentro yung story. So, ano yung parang pinaka-achievement? Siguro, ano siya, to be contented with what you have. Kasi, be true to yourself. Gawin mo kung ano yung nagpapasaya sa'yo. Parang, di ba, parang dare to live, dare to love, dare to be you. Pero di ka ba worried na parang baka ma-overshadow ng mga love scenes, yung kalandian ni Barb? Hindi naman. Kasi, hindi naman talaga siya, siguro napag-usapan lang siya yung sa trailer, yung puro yung mga kissing scenes. Kasi siguro, minsan lang magkaroon ng ganun eh, na nagkikiss yung dalawang lalaki. Pero it's more than that. Yung story, yung story ni Barbs talaga yung may puso tong movie na to. Mukha naman. Saan papasok si Trisha? Parang hinip niya ba yun? Or ano? Nagpakita? Mga ganun po. May mga ganyan. May mga aparisyon, may mga flashback. First time mo, Martin, makipaghaligan sa lalaki? First time. Oh, so, paano mo i-describe? Pakikipaghalikan sa lalaki. Yung time ko eh, before gawin yun, kinabahan ako. Pero habang ginagawa ng eksena, kasi parang si Barb sa akin, masarapan naman kasi. Sino mas masarap? Si KIKO o si AKIHIRO? Hindi, yun nga eh. Kasi si Barbs hindi nga makapagpapili. Hindi talaga makakapili dun sa dalawa. Pag napanood nyo yung movie, malalaman nyo yung sinasabi. Hindi si Barbs. Nung ikaw, nung finish mo na yung dalawa. Sino? Eh, syempre, syempre. Hindi ko na alam yung feeling na as ako yun. Ako si Barbson, and yung time na yun, sobrang bigay todo ako sa kanilang dalawa. Bigay todo. Galing-galing din mo, RC. Mahabang kumbinsihan ba yun? Hindi. Pagkasabi sa inyo. Alam mo na, ang maganda naman kasi lahat ng actors, lahat nag-cooperate, walang ng dalawang isip. Kahit even sina Aki tsaka si KIKO. Game lang talaga. Game sa lahat. Sa love scene, sa kissing scenes. Medyo nagulat yata sila na ang dami rin palang halikan. Pero go pa rin, di ba? Wala namang umarte. Mm-mm.